Hugot lang naman si Kelra, hindi siya nag-quali. Omsim! Di nag-quali si Kel... Nag-quali... Di, guys, mali kayo. Nag-quali si Kelra, kaso di siya nakapasok. Ipis kasi siya gumalaw eh. Paano siya makapasok doon? Sa araw na ito, ay pag-uusapan natin ang naging mainit nga na pag-trash talk ni Rene J kay Kelra. Kelra, sinabihang ipis at wala pang napapatunayan? Well, sasagutin natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Nung nakaraan nga kapatid ay pinag-usapan nga natin ang naging pag-trash talk nga ni Kelra kay Rene J. Kahit nga hindi nila ito nakalaban sa finals ng Jazz ML Cup ay hindi nga tinigilan ni Kelra si Rene J na trash talkin. Kaya naman sinagot na nga ni Rene J ang mga trash talk sa kanya ni Kelra base sa mga nagko-comment na mga fans niya sa kanyang live. Aniya, ipis lang daw si Kelra para sa kanya. May kanta ka si Kelra, wala, okay lang yung lads, walang ano yun, walang connected. Basta malaga, ipis lang siya. At may laban nga sila ng execration sa Muy Muy Palaboy kapatid na gaganapin nga ngayon. At gusto nga ipadurog ng mga fans ni Rene J itong si Kelra dahil nayayabangan nga ang mga ito. Ayusin mo bukas, J, tangina mo, durugin mo si Kelra. Papabugbog ko. Kasa sulpot. Guys, sabi ko nga, di ko siya seryoso ay bukas. Pag natalo ko sila, partida, di pa ako seryoso nun. Paano pag sineryoso ko na? Isipin mo si H2 malakas, di ba? Sabi nyo. I-times nyo sa 10 si H2, ganun yung lakas ko pag seryoso ako. Ulol ka pala mukha mo. Wala ka sa nabibilang ha. Nod na lang tayo. Coco Melon. Durugin mo, idol. O, durugin ko yun. Dagdag pa nga ng mga fans ni Rene J na wala pa raw di umano napapatunayan si Kelra na inagrihan naman ito ni Rene J. At sinabi nga ni Rene J ang mga bagay na nagawa nila sa larangan ng Mobile Legends. Sinabi rin ni Rene J na hindi sila natalo noong sumasabak nga sila sa qualifiers para ma-sweep nga ang mga kalaban doon. Yung Kelra nyo, walang pagmamayabang. Ayun, Kiko, kumpara nyo kay Rene J, nakisali na ba ng The Nationals? Durog na ba yung mga team sa bawat turna? Omsim! Sa The Nationals, isipin nyo na lang. Unang sali namin, second agad kami, dinurog namin sila extort. Anong sumagot kayo, guys? Dinurog ko yung ka-team ko ngayon. Dati kong dinudurog, ngayon kakampi ko na! Hindi, joke lang. Hindi, joke lang, totoo, guys. Nag-ano kami, huwag niyo sabihin wala ko ng pagpapayang goods na rin yun. Natalo na nga namin, brand esports. Pero hindi yung brand na ano yun ah. Oo, oh, may gold play button pa ako. Oh, sarap sa feeling. Papasasang mo ah, papasasang ka. Ayoko. Basta. Ako tamadami yan. Oo, tapos tayo nyo ah. Nanalo kami sa may ano, The Nationals, second place kami. Hindi kami nag-champion, okay lang. At least first place kami pala. Hindi kami champion eh. Tapos sa MPL, oh, nakapasok kami. Napasok kami na MPL. Sweep yon, sweep. Wala kaming talo sa MPL sa may pagpasok, ah. Hindi sa MPL mismo. Sa may qualifier, sweep yon, mga Lodi. Kaya bang naman ito, mayabang talaga ako. 1M subscribers, Omsim! Habang sinabihan niya naman, si Kelra na hinugot lang daw di umano ng execration. At hindi nga ito dumaan sa qualifiers. Nakagaya nga ng ginawa ng NXP Solid nung nakaraan. Sinabi rin ni Rene J na nagkwali naman daw si Kelra. Ngunit hindi nga sila nakapasok sa MPL. Mukhang nagkakariltukan na nga sa mga trash talkan nila. At tunay ngang magpapainit talaga na magiging laban nila ngayon. Hugot lang naman si Kelra, hindi siya nagkwali. Omsim! Di nagkwali si Kelra. Nagkwali, di guys, mali kayo. Nagkwali si Kelra kaso di siya nakapasok. Ipis kasi siya gumalaw eh.
paano siya makapasok doon? Para siyang si James, guys. Pag sineryoso ko yung mga laban, guys, baka magulat kayo. Sabihin niyo, uy, Rene J, super lakas! Baka nakakalimutan nyo. Kinalimutan nyo ba yung Rene J na dumurog kay Zaplu? Tapatan? Tamus Chu? Zero four? J, huwag mo masyadong galingan bukas. Di ko talaga gagalingan. Baka nga 7% pa lang ipakita ko bukas eh. Kasi, oh, kasi guys, ganito. Ganito kasi guys, pag sineryoso ko bukas, sa MPL, ayoko eh. Gusto ko talaga sa MPL ko seryosohin eh. Gusto ko talaga guys sa MPL eh. Kaya sa H2 guys, kahit sobrang bobo sa RG, idol ako niyan. Pagdating sa pati si Yawe guys, idol ako niyan. Di ba Yawe, idol mo ako? Sa MPL ah. Idol ako ni Yawe. Hindi nagsisinungaling si Yawe, bata yan eh. Kaya mo si James, idol niya ako. Nagchichat siya saan dati, Jay, paano ko lumakas? Gaya nga ganun. Nung MPL ako, sabi niya, ikaw lang nagbubuhat dun Jay, sabi sa akin guys. Hindi si H2, itis yan sabi niya. Si Yawe tatanga-tanga mag ano, kupra lang alam, sabi niya. Ganyan yung mga kinagwento sa ani James. Tapos, oh. Hindi ko sumbene ako na. Hindi sige ako. Hindi ako bene, ako bene, ako bene, pre. Parang mapraktis ko naman itong anong yun. Mapraktisin ko. Bukas nga, pre, pa bene o plane ako pagpapraktisan ko lang kail run na yan. Mukhang mainit talaga ang kaganapan sa execution at NXP solid. Lalong-lalo na nga sa dalawang nagkakatapat sa magkaparehong lane na sila Kelra at Rene J. Kung ating matatandaan ngayong taon nga, ay hindi pa nanalo ang NXP Solid sa dalawang naging laban nila sa Just ML Cup at pati na rin sa pustahan na ginawa nga nila Boss Dogs at Zapnu. Kaya naman, grabe nga kung trash token ni Kelra si Rene J dahil mailang ulit na rin kasing natatalo ni Kelra si Rene J sa kanilang lane. Ngunit ang malaking katanungan nga rito ay ito na nga ba ang totoong laro ni Rene J? O hindi niya pa talaga inilalabas ang totoong laro niya? Dahil mapapansin nga na parang humina nga si Rene J sa offlane, hindi kagaya noon na na-highlights pa nga siya sa mga sinasalihan nilang tournament. Pabiro niya ring sinabi sa live niya na hindi niya nga seseryosohin ang laro nila ngayon sa execration. Nangangahulugan nga ba ito na ilalabas niya ang tunay na laro niya pagsapit ng MPL? Or babawian niya na mamaya si Kelra sa laban nila sa Muy Muy Palaboy? Magkakaalaman nga muli ang execution at NXP Solid dahil unang schedule pa lang ay mainit na agad ang magiging bakbakan sa Muy Muy Palaboy. Sa unang laban pa lang ay magtatapat na agad ang Omega Esports na sobrang lakas din sa MPL at ang team na Work nakakapasok pa lang sa MPL ngayong season. Mapapatunayan na nga ba ng Work na pang MPL na talaga ang galawan nila? O pang qualifiers lang? Well, malalaman natin mamaya kung makakapalag nga sila sa Omega Esports. Ngunit hindi nga, full pack ang laruan ngayon ng Omega Esports dahil kamakailan nga ay umalis nga ang coach nila. Pero kahit sila-sila lang ang magdadrop sa kanila, malalakas pa rin talaga ang mga ito maglaro. At ang pangalawa naman na mainit na magtatapat ay ang NXP Solid at ang Execration. Na alam naman natin na ito na talaga ang aabangan ng mga fans dyan. For sure, panibagong trash talk na naman ang mangyayari after ng laro nila ngayon. Makakabawi na nga ba ang NXP Solid sa dalawang magkasunod na talo nila sa Execration? O sa MPL na sila babawi? Sa tingin ko, magiging maganda nga ang laban nila ngayon. Dahil kamakailan nga ay nakakasabay-sabay na rin ang NXP sa mga MPL teams na nakakalaban nila sa Just ML Cup. Ngunit kung masisiro pa rin sila mamaya, masasabihan na naman sila ni Idol Zapnu na hindi talaga kaya ng NXP ang Execration. Lumalakas din kasi talaga ang Execration ngayon. Dahil na rin kay Kel DJ, Kelra at Rencho. Habang ang NXP naman ay hindi nagiging consistent sa laro nila. May mga pagkakataon na malakas sila, may mga pagkakataon na saktuhan lang ang galaw nila. Para sa akin kapatid,
para magkaalaman na talaga kung sino nga ba ang tunay na malakas kila Keldra at Rene J ay mag 1 versus 1 sila para patunayan kung sino nga ba ang totoong malakas. Kagaya nga ito nung nakaraan na madalas ngang ipagkumpara si Rene J kay Insection sa paggamit ng choke at para pagbigyan ang mga fans sa hiling nila kung sino ang choke god ay nanalo nga rito si Rene J. At kung mangyayari nga ang laban ni Keldra at Rene J, malamang magiging mainit nga ang viewership nito lalo na't wala ngang tigil ang dalawa sa trash talkan. Ngunit mukhang hindi nga pagbibigyan ni Rene J na makipag 1v1 siya kay Keldra. Dahil tulad nga lang sinabi ng mga fans, huwag na lamang daw pansinin si Keldra para nga hindi ito sumikat. Sa madaling salita, ayaw nga ng mga fans ni Rene J na magka-spotlight itong si Keldra dahil sa inis nga ng mga ito sa pagka-trash talk kay Rene J. Antabayanan na lamang natin ang mga susunod pang tagpo sa magiging laban nila. Sa palagay niyo kapatid, sino ba ang mas malakas sa kanila? Si Keldra ba o si Rene J? I-comment mo sa baba. Maraming salamat